Good day, guys! So, what's up once again? And welcome back to our channel. So, ngayong araw na to, nandito ako ngayon sa garahe and naglilinis ako ng ibang aquarium natin. So, ayan. And, ang munting usapan lang regarding for this video, pero bago natin simulan ang video na to, kung bago ka lang sa channel ko, please click the subscribe button and also hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod natin mga videos. So ngayon, usapan natin is about dwarf shrimps. So ano nga ba ang meron ako na dwarf shrimp? So isa lang naman ang meron ako. It's a blue velvet shrimp. Actually, binili ko siya last, I think April last year. April or May last year. So shout out kay Marky, Super Marky, yung kanyang YouTube channel. So bumili ako sa kanya ng 10 lang na dwarf shrimp. And well guys, tingnan nyo kung gaano karami ang aking dwarf shrimp ngayon. So tara guys, tingnan natin ngayon ang ating dwarf shrimp and let's go to our video. So guys, nandito nga ako ngayon sa garahe. So makikita nyo naman, medyo magulo pa rin. Meron pa akong ito na hindi pa naayos na mga trapan ko. Ito okay na, ayan okay na. So pinalitan na rin natin to. And dito, ano nga balak natin dito ilagay? Wala pa. So kukuha tayo ng mga guppies para ilagay dito kasi ang natira na lang sa aking guppies ngayon ay Dumbo Ear Red Tail HBB and konting ito EBM Electric Blue Moscow. So ayan, so guys, kung matatandaan nyo, meron akong isang video regarding nung nagpapalit ako, naglilinis ako dito. Ito, yung 5-gallon na tank natin dito. Which is, nandito yung mga pag-uusapan natin ngayon. Which is mga blue velvet shrimps. So, ayan. Dati nang makikita nyo to, dito sa video na to, i-flash ko. So, itong tank na to, is, nilagyan lang natin ng mga bato, lupa at saka bato. Then, nilagyan natin ng konting plants. Tapos nilagay natin yung mga meal natin na ibang BEM and isang black metal tail, snake skin metal tail. Actually, ang bala ko dito sa aquarium na to is dito ko pararamihin yung mga blue velvet shrimp natin. So, ayan o. Nandyan. So, bali na sa 24 pieces yung mga blue velvet shrimp natin dito. Pinaparami natin to din. Kasi marami rin naghahanap sa akin ito. Makikita nyo halos konti yung mga laman na jungle balisteria. Tama nga ba? So ngayon, kita nyo naman. Oh, siksik liglig. Oh, at umaapaw. So ayan. So napuno na siya ng jungle balisteria. And yung mga isda natin dito halos hindi na nga makalamoy. Focus lang natin. Ayan. So ayan o. So balak ko ngayon to bawasan and tignan kung ilan na nga ba yung mga ilan na nga ba yung mga dwarf shrimps natin dito. Actually marami-rami na rin to eh. Tapos pati ito. Ayan o, malangoy-langoy o. So marami-rami na rin so dito. Binawasan ko na to dati ng mga 50 siguro. Ano? 50. And meron pa rin ako dito sa kabila. Meron ako ditong 5 gallon tank na inalisan ko ng mga guppy, yung HBB na guppy. Ayan. So makikita natin dahil wala na yung mga plants dito, nandoon na lang sila sa mga algae natin.
Ayan o. So, madami-dami na rin ito. More than 20 na rin yata ito. Actually, iniwan ko lang dito yung mga baby. Tinanggal ko yung mga malaki na yung mga baby na yun. Yung mga baby noon, lumaki na. So, ayan. So, tingnan natin. Linisin natin ito. Bawasan natin ang jungle balisteria. Siguro tatry ko siya yung mga jungle, ilagay ko dito. Tanim ko dito and ilagay natin doon. Tapos dito naman natin ilagay yung mga dwarf shrimps natin. Tingnan natin, mapaparami pa rin natin yan. Ayan. So, yan yan. So, tara. Pag nabilang ko na sila, at saka nagawa ko to, bilangin natin. And pag-usapan natin yung konting experience ko. Konting-konti lang naman na experience ko. Kung gaano ka-dwarf itong shrimp na to. Ganun din ka-dwarf yung mga experience ko sa mga shrimp na to. So, tara. So, guys, sinetap ko lang tong tank na to. Gagawin ko nung paramihan para doon sa mga dwarf shrimps natin. And ito na yung kaninang punong-puno ng jungle balisteria. So, kukuhanin lang natin dito. Hindi masyadong makita. Medyo malabo yung ano, yung tubig. Kukuhanin natin dito lahat noong mga dwarf shrimps. Ipat natin dito. Pati yung dwarf shrimps dito, ilipat natin dito. Para makita natin lahat. Ilagay natin dito sa viewing tank na to. So, once na nakuha ko na lahat, pakita ko sa inyo. Then, lipat natin doon. A few moments later. So, guys, nakuha na natin almost all. Hindi ko lang sure kung may natira pa ba dito and dito. Kasi lalong-lalo na yung mga maliliit nila, yung mga shrimplets nila, kung tawagin. Kung tama nga yung aking tawag doon sa mga anak nila, which shrimplets. Kasi sobrang liliit nila, hindi mo sila mapapansin. So, ito na yung mga nakuha ko. So, mga matured na to, malalaki na rin. Hindi na sila... So, pwede na itong mag-breed. So, more than 50 ito. So, ayan. And also, sa bahay, meron din akong mga ganito. Mga almost 70 to 100 din. Nandun sa dalawa kong tank, planted tanks. So, ayan. So, ilalagay ko na siya doon. And hayaan ko na sila doon magparami ulit. Pagka may mga nakita pa ako dito sa mga ano, dito sa dalawang ganyan na may lumaki, hindi ko muna i-empty to. Lalagyan ko lang ng isda para hindi pinamamahayan ng mga kiti-kiti. Lagay ko muna to dito. Then, balitaan ko kayo kung mapaparami ulit natin. Wow naman! Wow! Wow! So guys, ayan na sila. Nandiyan na. So, bahala na sila ulit magparami dyan. Pasensya na at medyo malabo-labo pa yung tubig. Hindi pa siya nagsisettle down. So, ayan na guys, yung mga dwarf shrimps natin, which is blue velvet shrimps. So, lalagyan ko ito ng isda para at least kompleto itong aquarium na to. Ayan. Siguro lagay ko dito plati. Hindi na muna ano, hindi na muna yung mga guppy natin. So ayan. So paano nga ba magpaparami ng mga ganito? So sabi ko nga sa inyo, halos kasing liit lang din ito. Halos kasing liit lang din naman itong dwarf shrimp na to yung kaalaman ko sa kanila. Dahil inano ko lang sana to para pang accessorize doon sa planted tank. Pero dumami na lang sila bigla. So ayun, care na ginagawa ko lang dito kasama din kung ano yung sa mga isda, change water since same sila na aquarium. Tapos pakain, ano bang pinapakain ko dito? Pinapakain ko dito sa mga dwarf shrimps ko is kung ano din yung pakain doon sa mga isda ko. Kasi kumbaga parang scavenger sila. Ang kinakain nila is yung mga leftovers noong mga isda. And also, I think yung mga dumi, mga isda.
So ganyan, kalikal lang sila ng kalikal doon sa kung saan, sa halaman, sa substrate. Ayan. Tapos ayun, makikita mo na lang, bigla na lang na may mga female, na malalaman mo yung female kapag may ano eh, pagka may egg. May egg silang dinadala, tapos after 2 to 3 weeks makikita mo na yung mga shrimpless na paikot-ikot na doon sa ano, sa aquarium. So ayan guys. So ayan. So guys, yun lang yung mababahagi ko for this video regarding sa mga dwarf shrimps. Kasi hindi naman talaga ako expert for the shrimps. Nagkataon lang na nakakuha ako ng dwarf shrimps, tapos dumami lang sila. So based on my observations, hindi siya mahirap alagaan, kasi it will just go with the flow doon sa tank mo. And yung pagkain eh, hindi naman kailangan na special ang pinapakain sa kanya. Based on my experience ha, hindi naman ako expert for this one. Nagkataon lang na kung ano yung kinakain ng mga isda, yun na din yung kinakain nila. So ayun lang. So guys, hanggang dito na lang isang amazing video na to. So kung bago ka lang sa channel ko, please do like, share, and subscribe. Also hit the notification bell para lagi updated sa mga bagong videos. So guys, hanggang dito na lang ang video na to. Salamat sa mga nanonood. Thank you guys for watching. Stay safe, God bless, happy fish keeping, and see you on our next video. Bye bye.